Ah, sige lang, okay lang, Marian, Bibiana. Okay lang yan. Muli, magandang umaga sa ating lahat, Niners. Bago tayo magsimula, syempre, umpisan natin ang ating klase sa pamamagitan ng isang panalangin. Present ko muna. Ay, mali pala yung aking present. So, prayer muna tayo. Kaklase, ma. Kaklase. Mga oh pakibukulo ko mga takairan dilabi nga na. Oo. Ito lang. Oh, may pinapaayos pa kasi bomba namin. Okay, tab. Prayer. Tayo manalangin muna, no? Ama naming bukal at tagapagtaguyod ng karunungan. Dakilang pinagmulan ng lahat at siyang tamang daan. Naway tanggapin ang aming pasasalamat sa iyong mga biyaya at buong pusong paghingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala sa iyo at sa aming kapwa. Gabayan ninyo po kami sa aming mga gawain sa araw-araw. Bigyang lakas at husay sa pagharap sa bawat pagsubok ng buhay. Habang nananatiling nagpupunyagi at nagsusumikap para sa ikauunlad ng aming sarili at pamayanan at para sa ikararangal ng aming paaralan at bansang Pilipinas. Amen. Ayan, so muli, dadako tayo sa panimula no, ng ating Module 3 o ikatlong markahang mga module kung saan tatalakayin natin yung bahaging kanluraning Asia. So, nung nakaraan, ang alam ko, natapos na natin yung mga bansang kabilang sa Silangang Asia mula Module 1 hanggang Module 2. So, ngayon, papasok naman tayo sa mga bansang kabilang sa kanluraning Asia. Ayan, papakita ko lang yung ating material. So sa pagkakataong ito, ano tayo, no? Recitation muna, magtaas ng kamay o i-click ang raising hand icon sa inyong Google Meet para sa pagsagot sa mga tanong. Yung class point ay gagamitin natin sa susunod na mga katanungan. Pero para dito, unahan na lang ano, recorded naman, so makikita ko yung mga pangalan ng magre-recite para sa pagkakataong ito. Yan, dito muna tayo sa bahaging ito. Balik-aral muna tayo para ma-review tayo ng mga bansang kinabilangan. Dati. Nung ating mga bansa na napag-aralan. Yan. So, balik-aral tayo sa mga bansang kabilang sa Silangang Asia. Magbigay nga ng mga bansang kabilang sa Silangang Asia, mga anak. Pwede nyong gamitin ang chat box o ang ating icon. Maaring mang hulak, ito yung mga bansang napag-aralan natin. Ayan, nagbigay ng isa, Japan, tama. At Korea, nagbigay si Maria Bibiana, thank you very much. Ano pa? Hong Kong. Hong Kong, okay, bahagi nito ng Silanga, correct? Meron pa ba? Silangan yung Asia? Ito yung mga karatig bansa natin, di ba? Kung saan malapit Taiwan, ang Philippines. Ma'am. Taiwan, correct? China. China o China, correct? Philippines. Philippines, kung saan tayo nakalagak, tama? Oh, Singapore. Singapore, ay maaari din, correct? Ba, talaga naalala Mongolia. Pa nila. Cambodia, okay? Ma'am, Mongolia. Mongolia. Thailand. Thailand, okay? Tingnan natin kung makakapasok. Pero halos lahat, ano? Kasi ito yung mga karatig bansa natin. Meron pa bang maibibigay? Mula dun sa napag-aralan natin, mapapansin natin na karamihan sa kanila ay totoong silangang Asia ang kinalalagyan. So, ito, nabanggit ng karamihan. China, Japan, Mongolia, North Korea, South Korea, Taiwan, at marami pang ibang inyong binanggit. Pero dun sa ating napag-aralan, ito yung mga kabilang doon. Ha? Kung makikita nyo rin dyan, yung mga kapital nila. So, sa Philippines, anong kapital ng Pilipinas? Manila. Manila is correct. Ayan. Thank you very much. Ayan, nakapagbigay na. Katulad dito sa China or sa China, Beijing, na dating kilala natin bilang Peking. No? Sa Japan naman ay Tokyo. Sa Mongolia, Ulaanbaatar. Sa North Korea, tinatawag natin yung Pyongyang. Ayan.
And sa South Korea ay Seoul. Alam na alam nyo siguro yung Seoul, Korea. Madalas dyan na kinalalagyan ng mga paborito nating oppa, no? Taiwan ay sa Taipei. At sa Philippines naman, tulad ng sinabi nyo ay sa Manila. So ito yung mga bansang napadaanan na natin, no? Nagkaroon na tayo ng konting kaalaman sa kanilang kultura, sa kanilang panitikan. Ngayon naman, dadako tayo sa bahaging kanlurang Asia. Dito, paunahan na lang, hindi muna natin gagamitin yung class point at up kasi limited lang ang aking pag-games. Kapag dalawa kasi yung PowerPoint na gamit ko ngayon dahil nga ubus na ang ating free version sa class point. So dito, paunahan na lang, pwede kayong sumagot gamit at chat box or pwede kayong mag-raise ng hand. Na? So kilalanin natin ang mga ipapakita kong larawan. Kilala mo kaya? Okay. Clue? Ito, isa sa pinaka... Roller coaster, tama? Pero papangalanan natin, siya daw ang pinaka mataas. Halos ikalawa sa pinaka mataas roller coaster sa mundo na ginawa sa ang bansa. Bansa, ah? Pangalan ng bansa. Roller coaster ang nakikita, tama? Pero sa ang bansa kaya itong may pinakamalaki or pinakamataas na roller coaster sa buong mundo? Maria Bibiana? Ma'am, sa Hong Kong. Hong Kong, tignan natin yung guess. Ang pangalan doon ng roller coaster nito bilang isang clue ay Velociraptor Roller Coaster. Bilisan ang mga kamay sa pag-Google. Saan natin matatagpuan? Okay, dito rin matatagpuan natin, tinatawag natin Burj Khalifa. May clue na kayo dyan. Pinakamataas naman. Ma'am, Dubai? Guzali, ah, may narinig na akong tamang sagot. Sa Dubai. Dubai, sabi ni Annika Pakis. So, Burj Khalifa, isa sa mga clue. Ang tamang sagot ay UAE or dito nga. Sa eksaktong sagot ano is Dubai. Pero sa bahaging UAE. Correct, Annika Pakis. So, may additional 5 points si Annika para sa araw na ito. Okay, correct? So, susunod naman, tignan natin ito. Clue, ganito ang kanilang sagisag na watawat. Ma'am, Israel! Israel ba? Tingnan natin muna yung clue. Sino yung sumagot na yun? Si Stephanie ba? Ma'am, Annika. Ah, si Annika pa din. As Israel, ah, memorize. Ayan, eto. Ah, dito din makikita yung tinatawag nilang Dead Sea. Dead Sea. Tingnan natin kung tamang hula ni Annika. Ang Dead Sea ay tinatawag na pinakamaalat na dagat sa buong mundo. Kung saan, karamihan kapag pumunta yung dayuhan dyan, halos lumulutang na sila sa sobrang alat ng Dead Sea. At sabi nila, ang alat daw nito ay 10 times or 8 times more than dun sa original na alat ng dagat. So, ganun siya kaalat. No, pag daw lumawi ka dyan, ewan ko kung na-experience na, karamihan naman ng turista, sinasabi nila lumulutang, halos lumulutang daw yung mga, lumalangoy, hindi sila masyadong lumulubog. Ha? Dead Sea. Okay, ang tamang sagot ay Israel, another 5 points. Ubu, kapit lang 100%. Ayan, another 5. Anak, i-charge mo na yan, Nakshi. Another 5 points for Annika. Next. Punong-puno ng disyerto? Saan bansa kaya ito? Punong-puno ng disyerto. Saudi Arabia? Dubai? Saudi Arabia? Africa? Let's see another clue. Dito matatagpuan ng pinaka malaking simbahan ng mga Muslim, ang tinatawag nilang Mecca? Parang may narinig akong tamang sagot. Tignan natin kung si Maria Bibiana yata yung nakabanggit nun. Africa. Sahara Desert. Okay. Tignan natin. Mecca, anak. Kung saan na si Oman. Sabi naman ni Mark Bryan. Tignan natin. Ang tamang sagot ay Saudi Arabia na nakuha ni Maria Bibiana ba? Ayan. Ang pinakamalaking Mecca kung saan ang mga turistang Muslim ay madalas pumunta once a year dahil pinaniniwalaan nila na kapag sila daw ay nakadalo sa Mecca minsan sa isang taon ay mababawasan o mabubura ang kanilang kasalanan. Sa paglapit daw sa Mecca, kung ikaw daw ay makasalanan, ay sabi nila mamamatay daw or masusunog, no? Ito ay mga teorya lang naman, no, na nababanggit. Pero karamihan ng mga turista dumadalaw dito once a year lalo na kapag ikaw ay straight Muslim, no? Ang reliyon mo Islam. Okay? Saudi Arabia is the correct answer. Next. Ah, okay na pala. Yun lang pinahula ko. Ayan. So sa bahaging
dito, marami ng hula ng ibang bansa, ano? Halos ng mga nabanggit nyo, yun nga ay kabilang sa Kanlurang Asia. Paki-screenshot nyo na yung mga bansang kabilang dito ay baka ito ay maisali sa inyong exam, no? Andiyan yung Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Georgia, Iran, Iraq, Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, yung binanggit ni Mark Bryan, Qatar, Saudi Arabia, Syria, Turkey, UAE, and Yemen. Dubai is under UAE. Okay? So, itong mga ito, bahagi siya ng Kanlurang Asia. So, baka magulat kayo, ay, Asia pa rin pala itong mga bansang ito. Yes, bahagi sila ng Asia pa rin, pero sa kanluraning bahagi. So, dito sa mga bansang binigay ko, ang ating pagtutuunan ng pansin ay ang Israel. Dahil dito ang pinaniniwala ang pinagmulan o kasama ng Jerusalem, ayan, pinagmulan ng kwento ng ating Amang Diyos na banal, ano? Dito nagkaroon ng panitikan para sa buhay ni Kristo at ang Biblia ang sinasabing pinakamalaki at pinakamalawak na impluwensya ng panitikan sa buong mundo. So, siya ang most read books in the world, Bible. Diyan na ating pag-uusapan sa umagang ito tungkol sa Israel. So, i-close ko na yan at umpisa na natin yung sa kabila. Save ko muna. Okay. So, i-present ko lang yung ating topic sa umagang ito. So, preview pa lang yun kasi nga, magsisimula tayo ng mga bansang kabilang sa Kanluraning Asia. Okay, sisimulan na natin ang ating module 1 para sa ikatlong markahan, ano? At sisimulan niyan ng parabola kung saan ang Israel ay kilala sa isang bansang mayaman sa parabola sapagkat ang mga kwentong galing sa Biblia ay isinasabuhay o pinapakita sa pamamagitan ng parabola. So dito, maaari nating pag-aralan ng talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan at yung ikalawa naman ay yung parabola ng banga. So dalawa yun. So, makikinig lang tayo at aalamin natin kung ano yung mga nilalaman yan. So, dito, ang ating layunin ay mapatunayan natin na yung mga pangyayari sa binasang parabola ay maaaring maganap sa tunay na buhay sa kasalukuyan. So, titignan natin kung ang ebidensya ba ng mga nangyari sa isang parabola ay maaari nating may-apply, ma-aplika sa ating tunay na buhay. Okay? Pasok na kayo sa classpoint.app. Ito ang una ninyong gawain. Pasok sa classpoint.app. Okay, ang gagawin lamang ninyo anak ay iguhit ang isang bagay na naging mahalaga at magbigay aral sa iyo. So magdrawing ka ng isang bagay na sa tingin nyo eh naging mahalaga at sa tingin nyo kinuhanan nyo, pinagkuhanan nyo ng aral sa inyong buhay. Pagkatapos mamaya, isa-isihin ko yung mga drawing ninyo para alamin ko kung bakit iyon ang inyong ginuhit. Okay? So, ready na ba? Click ko na ang slide drawing. Pasok kayo, ang ating code ay nasa chat box. 68245. Type ko na lang ulit. 68245. Ready na? 68245. Pasok. Okay, slide drawing tayo. Bigyan ko kayo ng ilang minuto para gawin ang activity niyan. Guhit ang isang bagay na naging mahalaga at nagbigay aral sa iyo. Chat kayo ha kung nagkaroon ng problema sa line ninyo. Ma'am, wala sa akin. Ay, hindi pa mapasok. Ah, mayroon na. I-refresh mo lang, anak. Refresh lang kayo. Mag-refresh lang kayo ng inyong classpoint.app. Then, pasok kayo ulit. Okay, meron na ako nakitang kasagutan mula kay Michaeline and Justine.
Explain nyo ha yung drinowing ninyo. Dapat ito ay mahalaga sa inyo at nagbibigay aral sa inyo. Ma'am, paano sa computer? Almost the same din yata, anak eh. Pasok ka lang sa browser. Punta ka sa browser ng Google Chrome. Type mo yung classpoint.app. Ayan, then ipaprompt ka niya ng mga details. Try mo lang, Alexa. Ayan, dalawa pa lang nakikita kong submission. Ma'am, mali yung na-dropping ko. Wala na dyan. Paliwanag mo na lang mamaya, ano, ibigyan mo, i-divert mo na lang sa totoong gusto mong ano patunayan, no, pangatwiran mamaya. Okay? So dalawa pa lang nakapasok. Kung nagka-problema sa line, please i-refresh ninyo ang classpoint.app ninyo sa inyong browser. Ay, stop presenting ko muna para ipakita ko yung buong tab ko. Oh, ayan. Okay, meron na rin kay Yvonne. Pumasok na ang kasagutan ni Yvonne. Pakita ko ng entire screen para makita rin ninyo yung kasagutan ng inyong mga kaklase. Pumasok na rin yung kay Annika. Ma'am, libro dapat kalmig. Kaya na magpaliwanag mamaya. Ayan. Okay, nandiyan na rin yung kay Angela. Ang code, anak, ay 68245. Okay? So, last 1 minute para sa mga hahabol pa sa kanilang kasagutan. Ang code ay 68245. Okay? Ayan. So, open na natin yung mga answers nila. Okay, first, since 5 pa lang naman yung pamapasok, ito-close submission ko na last 30 minutes. Pumasok na yung kay Cian Michael. Rowena Aquino. Napagkasya niya, ano? Pati yung text nung ano. Okay, last 10 seconds. Sumasok na rin yung kay Jenaline. Parang nahirapan kaya ta Jenaline sa yung drawing, ha? Ikaw na lang paliwanag mamaya, ano? Okay. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. So, sakto. Ito yung mga submissions natin. So, i-save for review ko later. Ayan. So, unahin natin yung kay Yvonne. Nakikita niyo naman siguro sa screen niyo. Ang kanyang ginawa, o drinowing, ay mukha siyang actually box, pero para sa kanya ito isang libro. Yvonne, bakit mahalaga at nagbibigay aral sa iyo ang libro? Ma'am, madami po akong nakuhang mga aral dito. Wide reader ka ba, anak? Mahilig ka magbasa? Or ngayon lang na nag-aaral? Pastime, ganon. Ano bang mga baka webtoon naman yung pinagbababasa mo, anak, or Wattpad, ha? Okay lang sa Wattpad, basta piliin niyo yung mga write-up, ano? May mga English din na Wattpad stories, mas maganda kung yun, para makapulot tayo ng maraming vocabulary. Pero dahil yun ang mahalaga kay Yvonne, okay. Nice, thank you very much. Okay, susunod. Annika Pakis, Bible, Word of God. Pakipaliwanag, pangatwiranan, anak, kung bakit mahalaga at ito ay nagbibigay aral sa iyo, Annika? Nasa comment na, nahiya ako. Ay, nasa comment, nahiya ka na. Ma'am, Bible, ayun, binago ko ma'am dati, ma'am, wala po akong respeto, malayo akong kaaway, kahit matanda ngayon po. Awayera ka, anak? Eh, dati yun, ma'am. Narinig po ako ng word. People change. Ayan, sige. Ayan, nandiyan na yung paliwanag ni Annika. Basahin na lang natin. Okay, tumatak sa puso niya. Thank you very much. Ano ba ang iyong religion, anak? Catholic. Ah, Catholic. Okay. Pero nagsisimba din po ako sa born again, ma'am. May regular. Okay. Kahit saan naman, anak, as long as ang puso natin ay totoong naglilingkod, no, sa ating Diyos ng buhay. Okay, next. Thank you very much. Parang marami atang sumagot ng Bible. Angela
Ano to, Bible din ba ito, anak? Check ko nga yung chat. Ah, okay, Angela, pakipaliwanag naman, anak. Bakit sa tingin mo, oh, bakit sa tingin mo mahalaga ito at kinapulutan mo ng aral? Ma'am, kasi ito po yung ginagamit po sa pang-araw-araw. Ooh, ginagamit. So, reader ka, meron kang daily bread, ganon, for Bible? Bread assembly po. Bread okay. Society po. Anong relihiyon mo, anak? Member Church of God International po. Ah, okay. So, active din itong si Angela. Thank you very much for sharing. Ayan. So, Bible din. Next, let's see si... tayo na nung ano. Tapos na si Angela. So, ito. Si Rowena Aquino. Parang hindi ka na nagsawa, anak, no, sa kamomodule. Module pa rin ang mahalaga para sa kanya. Please explain. Rowena, nandiyan ka ba, anak? Oh, wala si Rowena, hindi yata naririnig. So, module sa kanya, no? Mahalaga sa kanya ito at nagbibigay aral sa kanyang mod. Sana ay na-enjoy naman din ni Rowena yung pagsagot sa kanyang module. Next. Ito, Jenaline Gomez, pilit kong ini-interpret ito. Kung ano po to, abstract ba ito, anak? Pakipaliwanag naman. Para sa iyo, ito yung mahalaga. Martilyo ba ito at kalangitan? Sana si Jenaline. I think kay Rowena muna, no? Kasi ito ang pangunahing mahalaga sa akin pag-aaral at dito ako natututo. Okay, tama. Kasi yan yung main na hawak nyo, no? Alright, nice one. Ito naman kay ano, tignan natin ito kay Jenaline. Napakamahiwaga, matalinhaga ng kanyang larawan. Jenaline, pakigalaw nga ang baso, anak, kung nandiyan ka pa. Ayun na. Ma'am, iba na pinut ko. Nag-lag kasi. Okay, sige. Mag-explain ka na lang, anak, kung ano ba yung nais mo sanang i-drawing dyan. Sige. Chat box? Gamitin na yung chat box? Nag-lag daw pala kasi. Ayan. Okay. So, balikan natin si Jenaline sa kanyang kasagutan. No? Try natin yung next. Richelle Mambat. Anak, ano itong drawing mo? Ito ba isang... notebook po. Ay, notebook ba yan? Ayan, notebook. Anak, ba't napakahalaga at nabibigay aral sa'yo ang isang notebook? Ma'am, kasi sinusulat ko dyan lahat yung mga natututunan ko, ma'am. Tapos maaari mo siyang balikan. Okay? Thank you very much sa kasagutan. Maganda. Okay, meron pa ba akong hindi natawag na sumagot? Oh, Michaeline Puso. Puso. Ang iyong mahalagang kagamitan. Dahil pa sa pagmamahal, dyan po ako natuto kung paano pakumaba. At ma'am, kahit na anong galit sa puso, mangingibabaw pa rin yung pagmamahal. Ah, simbolismo naman ang pagkagamit ni Michaeline ng puso. So, representasyon ito ng pagkapakumbaba, pagpapakumbaba. At dahil daw sa simbolo na representasyon ng pusong ito ay nangingibabaw pa rin lagi ang pagmamahal kahit na may galit. Kapit lang 7%. Mag-charge ka na, anak. Ayan. Thank you very much. Nice answer, no? Symbolical itong ginamit ni Michaeline. Considered ito. Okay? Justine. Ito ba ay box, notebook, book, kabaong o ano ito? Please interpret, anak. Mukha itong kabaong para sa akin. Anak, medyo kinilabutan ako dito, Justin. Ano to? Please explain. Ano ba si Justin? Justin, pakigalaw ang baso. Please chat. Kung ayaw mag-talk, chat na lang tayo. Ayan. Balikan natin si Justin kung wala pa. Meron pa bang sumagot na hindi ko na-present? Okay na? Justin, pakigalaw ang baso. Ayan. Ah, siyan Michael. Siyan Michael. Ma'am? Ano itong na-drawing mo, anak? Mukha naman itong pintuan, door, libro din. Okay, please explain, anak, ba't napakahalaga sa'yo ng aklat o ng libro? Marami po kasi akong natutunan dito, ma'am. Anong favorite na book mo, anak? Libro? Pero anong favorite book mo, anak? Yun na. Yung mga kwento, ma'am. Ah, mga storybooks. Okay.
Sa mga mahilig magbasa, ano, mostly, pwede nyo i-research yung mga magagaling na writers natin sa Philippines or contemporary writers or classic writers natin. Para in case na pag medyo tumanda-tanda na kayo, may matatandaan kayo. Kasi once nakilala nyo yung manunulat ng kwento, malalaman nyo rin kasi yung ibig sabihin ng kanyang mga kwento. Minsan, ang kanilang kwento ay may kaugnayan rin sa kanilang buhay. Kaya sa mga wide readers dyan, tulad ng mga mahihilig sa libro, pwedeng markahan ninyo yung mga writers, ano? Maglista kayo ng mga paborito ninyong manunulat. Kasi makatutulong yan upang maunawaan nyo yung kanilang mga kwento. Ayan, meron pa ba akong hindi nabanggit? Si Justin na lang din nagpapaliwanag. Siguro wala na sa line. Pero dahil sa mga kasagutan na yan, maraming salamat. So, isave ko na lang yung inyong mga answers. Ayan na. Sabagay, naka-record naman siya. Okay, so thank you very much. So, yung mga pinakita nyo kanina, ayan, naka-screen na. Stop sharing ko lang yung aking screen. Balik tayo sa ating window. Ayan. So, yung mga binigay niyong kasagutan kanina ay may kaugnayan sa ating pag-aaralan. So, kung mapapansin niyo, may mga nag-draw, no? May mga nag-draw ng literal, ano? Literal na kagamitan na kanilang pinahalagahan. Meron ding nagbigay naman sa inyo ng kasagutan na simbolikal, katulad ng kay Michaeline, no? Yung puso. Hindi man niya nahawakan yung puso mismo, no? Simbolikal ito na isang kagamitan para sa kanya na nagpapaalala ng pagiging mapagkumbaba. At yung karamihan naman sa inyo, madalas ay gumamit ng literal na Biblia, pero kapag nagsalita sila ng natutunan, ito ay may kaugnayan na sa kanilang espiritual, no? So, nandyan yung tatlong pangangahulugan na meron tayo. Binigyan yung kahulugan, yung literal, yung mismong nandyan na sa inyo, nahawakan ninyo, o yung direktang gamit ninyo, at pangangahulugan ninyo. Nandyan yung symbolical kung saan gumagamit tayo ng mas malalim na pakakahulugan sa isang literal na bagay. At nandyan naman yung spiritual kung saan makatutulong naman ito sa buhay nating espiritu at relasyon natin sa ating amang Diyos na pinaniwalaan nating Diyos natin. Okay? At magaganda ang inyong kasagutan. I'm impressed. Okay, so alam nyo ba, ito na, dito na tayo dadako sa ating aralin, no? Alam nyo ba na ang parabola, no, ay katugma nung inyong kasagutan na tumatalakay sa tatlong pangahulugan. Meron siyang literal, meron siyang simbolikal, o simbolikong pangahulugan, o meron din siyang espiritual. Ang parabola ay nagmula sa salitang Griego na parabol, no, na nagsasaad ng dalawang bagay na maaring tao, hayop, lugar, o pangyayari para paghambingin. Ayan. Ituloy mo nga yung aking binabasa. Sinong gustong tumuloy? Yes, Michaeline. Na nagsasaad ng dalawang bagay na maaring tao, hayop, lugar, o pangyayari para sa paghambingin. Ito ay makatotohanang pangyayaring naganap noong panahon ni Jesus batay sa nakasaad sa banal na aklat. Ang mga aral na mapupulot dito ay nagsisilbing patunay sa mga aral na pamumuhay ng mga tao. Ang parabola ay hindi lamang lumilinang ng mabuting asal na dapat nating taglayin, kung hindi hinuhubog din ito ang ating moral at spiritual na pagkatao. Ang mga mensahe ng parabola ay isinulat ng patalinhagang pahayag. Ang matalinhagang pahayag ay may malalim o hindi tiyak na kahulugan. Sinasalamin ng paggamit nito ang kagandahan at pagkamalikhain ng wikang Filipino. Ayan, maraming salamat sa pagbabasa. Tulad yan ng binasa ni Michaeline, no? Ang parabola ay hindi lamang daw lumilinang sa mabuting asal, bagkos ito ay humuhubog sa ating moral at espiritual. Ito yung pagkakaiba niya sa pabula, no? So, ang pabula ay gumagamit ng hayop din, ng lugar o pangyayari na mayroong moral, ano? O makakakuha tayo ng, makatututo tayo sa moral na bahagi o aspeto ng ating buhay. Ang pagkakaiba naman nito sa parabola, na mula sa salitang Griyegong parable, ay yung spiritual. No, tumatalakay naman ito sa pagkataong spiritual natin bilang nabubuhay o bilang individual. Madalas din, mas malalim ang mga nakukuha nating mga salita mula sa parabola dahil nga tumatalakay din ito sa mga matatalinhagang pahayag. Ma'am, una na po ako mag-send na lang po sila ng this. Okay, sige, Nakshi. Doon na lang din yung link ng ating pag-usapan, okay?
Ayan. So, tulad nito, sinabi ko, sa parabola din, kaya siya naiiba sa ibang panitikan, meron din tong mga matatalinghagang pahayag. Pag sinabi natin matalinghagang pahayag, hindi siya literal, no? Hindi direct ang pangangahulugan dito. So, malalaman pa natin yung mga iyon mamaya pag tayo ay gumawa ng activity natin. So, magpatuloy tayo. Ayan. So, isa sa mga talinghagang pwede nating mabasa mula sa ating module ay yung ang talinghaga ng may-ari ng ubasan. Okay, ginagamit dito ang salita ng Diyos mula sa Mateo 20, chapter 20, verses 1 to 16 ng Bagong Tipan o New Testament. No? Yung mga may libro ng module natin o Panitikang Asyano, present ito sa pahina 193 to 196. Ano? Para naman sa inyong module, hindi na inailagay dun sa ano nyo, pero ipapakita ko na lang. Pakinggan lang natin yung kwento ng talinghaga ng may-ari ng ubasan. Sa mga nagbabasa naman na ng Word of God or ng Bible sa kanilang mga churches, ay matatagpuan ito sa Mateo 20, no? Verses 1 to 16 ng New Testament. So, pakinggan natin ang kwento. Ayan. I-share ko lang. Bumanong chapter? Chapter 20, verses 1 to 16, anak. Yung mismong kwentong yan, siya yung nandito. Okay. Present ko lang para, ayan, tab muna tayo. Ayan, ready? Okay, pakinggan natin yung kwento ng talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan. Ang talinghaga tungkol sa may-ari ng ubasan. Mateo 20, talata 1, 16 sa Bagong Tipan. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapupunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-ikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, "Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-ikalabing dalawa ng tanghali at nang mag-ikatlo ng hapon. At sa ganoon din ang ginawa niya. Nang mag-ikalima na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng ibang wala rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit tatayo-tayo lang kayo rito sa buong maghapon? Kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho," sagot nila. Kaya't sinabi niya, "Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho kayo sa aking ubasan." Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-ikalima ng hapon ay tumanggap ng tig-isang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-isang salaping pilak. Nagreklamo ang mga nagtatrabaho sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, "Isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakapapasong init ng araw, bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa?" Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan?"
Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba? At sinabi ni Jesus, ang nahuhuli ay mauna at ang nauna ay mahuhuli. Ayan, naunawaan ba natin yung ating narinig na kwento? Ang talinghaga ng may-ari ng ubasan. Una sa lahat, ano? Ano yung pinakatrinabaho ng mga karakter sa kwento o sa parabola? Sa mga nakinig, ano yung mga naging trabaho ng mga karakter sa kwento? Isa silang? Nag-ubas po. Oo, sila ay nagtatrabaho sa isang ubasan, no? Gumagawa sa isang ubasan. Kilala naman natin yung bansang Jerusalem, Israel sa produktong wine, no, sa inuming alak na gawa sa ubas. So dito, isang ubasan yung location kung saan sila magtatrabaho. So yung may-ari ng ubasan, ano yung ginawa niya nung unang paglabas niya ng kanyang ubasan? Ano yung kanyang ginawa? Nagtawag ng mga magtatrabaho sa kanyang ubasan. Oh. So, hindi nabanggit dyan, pero dun sa kwento, may oras yung kanyang paglabas. No? Lumabas siya ng 9 o'clock, lumabas siya ng maaga, then 9 o'clock, and then kalagitnaan ng panahon, mga 12 yata, lumabas din siya, and then lumabas din siya ng ikatlong hapon, 3 o'clock p.m. And then, yung kanilang pagbabayad o pagbibigay niya ng upa ay magagabi na. So, mga anong oras yun? Mga 5 to 6 na kasi magagabi na, magbibigay na siya ng sahod, no? So, madalas ganun yung ginagawa nung may-ari ng ubasan. So, pagkalabas niya, nagtatawag siya kasi ayaw niya nakakakita na tatayo-tayo lamang. So, binigyan niya ng trabaho. So, ganun. Ngayon, ilan yung karampatang upa ang ibibigay sa bawat pagtratrabaho ayon doon sa inyong nabasa? Isang pilak. Okay, isang pilak. Ayan. So, yun yung kontrata, no? Unang nagtawag siya, ito, babayaran kita ng isang pilak, magtrabaho ka. Nagpunta yung mga taga-alas 9, tinawag niya yung mga taga-alas 9, no? Nakita niya, una niyang nakita, sabi niya, mag-work kayo sa aking ubasan, no? Meron tayong, may sahod kayo, isang pilak. Ganun din, nagtawag siya ng pang-alas 12, nagtawag siya ng pang-alas 3, ang kontrata ay isang pilak. Ngayon, nung kuhanan na, may nagreklamo, di ba? Ano yung naging reklamo ng isang manggagawa nung kuhanan na ng sahod? Yes, Michaelin. Kung bakit daw pare-pareho sila ng sahod? Oo. Ay, saan banda nagka-problema? Bakit nagalit siya kaya? May sahod naman talaga dapat. Ano yung naging mistreatment para sa kanya? Kasi binayaran yung iba na parang na nagtrabaho sila ng hapon lang. Okay, correct. So, ang magkaroon ng problema dahil nga may nauna, may nahuli sa pagpasok sa pagtatrabaho. Pero ano yung naging sagot? No? Pareha silang isang pilak lang ang na-receive. Kaya siya nagtrabaho ka ng ilang hours. Ayan. Ano yung naging kasagutan nung may-ari ng ubasan? Yes, Michaelin ulit. Ang mauuna ay mahuhuli at ang mahuhuli ay mauuna. Oo. Totoo yan. So, nabanggit yan. Siguro narinig nyo na yung kasabihang ito. No? Ang nauna ay nahuli at ang nahuhuli ay mauuna. Sa pagkakataong yon, binigyan diin ng may-ari ng ubasan na hindi daw niya dinadaya ang lahat ng nagtrabaho dahil una sa lahat, ang kontrata ay isang pilak lamang. Tama ba? Ibigay ba niya ng patas sa lahat ng manggagawa niya ang sahod nila? Opo. Okay. Tama. Yes. Sa tingin niya, may mali yung may-ari ng ubasan sa kanyang manggagawa? Wala po. So, para sa inyo, patas. Ano, patas? O, sa bahagi naman nung magreklamo, sa tingin niyo ba, patas yung ginawa nung may-ari ng ubasan? Opo. O, patas pa rin. Dahil nga, merong kontrata. O, nasabi rin niya na ano naman sa kanya kung bibigyan niya ng isang pilak din yung mga nahuli. Dahil nga, nakasulat ang kontrata. Sa pagkakataon nung binanggit niya na ang nauuna ay nahuli at ang nahuhuli ay nauuna, mari ba kayong magbigay sa akin ng isang sitwasyon na ganun yung nangyari? Yung nauna, nahuli, at yung nahuli ay nauna. Bigyan nga natin ng
sitwasyon? Ini na Grace. Yes, Maria Bibiana. Magbigay ka nga ng sitwasyon, anak, na ang naging kasabihan ay nauna, nahuli. Ang nahuli ay nauna. Sige, anak. Nung vaccination po. Anong nangyari sa vaccination? Mamang aga-aga po namin pumunta, tapos may listahan po, tapos nung ano, hindi rin po nasunod. Oh, okay. Nauna pa po yung mga nahuli. Oo, naintindihan ko yan kasi na-experience ko rin. Teacher pa ako sa lagay na yun, ano. Yung mga, ang aga-aga namin, tapos may susundin palang listahan ng barangay, ano. Kung ganun sana yung pagka-announce, kahit mga alas 12 pa ako pumunta. Ayan, correct? That is one. May nauna, nahuli. Kasi nga, hindi naman inakalang may listahang susundin. Okay, next. Michaeline. Ma'am, kapag bibili, ma'am. Oh, sige. Paano sa bibilhan? Magbigay ka ng konkretong ano, halimbawa, anak. Ma'am, yung nandun ka na sa pila, tapos yung nag-aapura yung inuna nila. Ah, oh, baka naman anak senior citizen, ano? Senior citizen yung line mo. Tapos uunahin talaga nila yung senior citizen kapag ganun. Okay, pwede rin, correct? Magandang paliwanag yan. Meron pa ba? So, sige, nakikita natin sa totoong buhay, ano? Yung nangyari sa kwento mula sa Biblia. So, ganun ang parabola. Masasite natin. At gumagamit sila ng simbolismo, okay? So, bigyan natin, pagtuunan natin ng pansin yung mga simbolismo. Katulad na lang dun sa may-ari ng ubasan. Sino sa tingin ninyo ang simbolismo ng may-ari ng ubasan? Sa simbolikong pagpapakahulugan, sino ang may-ari ng ubasan? Pwede nating sabihin na siya yung may-ari ng ubasan, siya yung boss, di ba? Siya yung nagpapasahod. Pwede niyong bigyan na yung may-ari ng ubasan, maaring presidente ng Pilipinas. Ano pa? Pwede din nating sabihin na yung may-ari ng ubasan, siya yung tatay. Ano? Pwede rin yung may-ari ng ubasan, pwede natin bigyan ng simbolikong pagkakahulugan na siya ang provider. Okay? Boss. Okay. Yung sabi naman ni Aaliyah or ni Valerie, yes, God. Hari. Oh, hari, pwede, simbolika. Pag God naman, ito na yung spiritual na kahulugan. Okay? So mula sa literal, halimbawa ang literal ng may-ari ng ubasan ay, yun, may-ari ng ubasan. Tagapangalaga ng ubasan, ang literal na kahulugan niya. Anong simboliko niya? May maganda ako narinig, hari, correct. Pwede ring presidente, pwede ring tatay. Pag simbol, pag spiritual na, ito na, papasok na ngayon ang buhay ng ating Diyos. So, pwede mong sabihin na yung may-ari ng ubasan ay siya yung si God or si Papa Jesus. Okay? Ganun yon, tatlong pangangahulugan. Okay, pagdating naman sa manggagawa, bigyan nga ng literal na kahulugan ng manggagawa, o yung manggagawa ng ubasan? Yes, Michaeline? Alipin. Alipin, correct. O kaya nagtatrabaho sa ubasan. Direkta mo nang sasabihin yon. Manggagawa ng ubasan, sila ang mga nagtatrabaho sa ubasan. Correct. Ano naman ang kanyang simboliko? Saan natin maaaring ihalin tulad ang manggagawa ng ubasan? Yaw na, kawal is correct. Very good. Pwede siyang security guard, kawal. Ano pa? Anak, ma'am. Anak, correct. Pwede rin. Ayan, so, pagdating naman si spiritual, sino naman ang manggagawa ng ubasan pag spiritual? Si Kristo po. Ah, si Kristo kasi kanina ay yung may-ari na ng ubasan. Yung ano naman, manggagawa naman sa ubasan, anak, sa spiritual. Yes, Michaeline? Ma'am, tao. Tao na? Nagsisimba? Oo. O na naglilingkod sa Diyos? Sa kanya. Okay. Correct. Si Michael, may sagot pa tayo? Ayan, nakita ko na tao. Correct. Anghel, pwede din sa sa spiritual na pangangahulugan. Okay? Correct. So, ganun na, no? Tatlong bagay yan. Literal, simboliko, at spiritual. Doon naman sa ubasan mismo. Ang ubasan, pag literal, anong kahulugan ng ubasan? Pag literal? Nang sumagot. Okay, ubasan, kapag literal ito ay ang lugar kung saan sila nagtatrabaho. Ayan, taniman ng ubasan is correct. Ano pa? Bukid ng ubasan, literal na yan, correct. Okay, ano naman ang maaring simboliko? Mas malalim na kahulugan ng ubasan. Saan natin mahalin tulad? Ang sabi ni Michaeline is pinagtatrabahuan, pangkabuhayan, correct? Ayan, naririnig ko na. Correct? Pangkabuhayan, pinagtatrabahuan, is pagkakitaan. Pagkakitaan is correct.
Ayan. Pag doon naman sa spiritual, ano ang ubasan sa spiritual? Piniling tao. Lokasyon ito, anak. Piniling tao ay yung doon na sa manggagawa yon, ba? Yung chosen mga Christians, Kristiyano, kamo na lang. Sa ubasan mismo, yung lugar, ano naman ito sa spiritual? Buhay. Simbahan is correct. No, kasi doon tayo parang nag-harvest ng ating pang-spiritual na buhay. So, ito yung pinaka-eksakto, simbahan o lugar kung saan nananampalataya, nag-worship is correct. So, directly as spiritual, yung pinaka-sakto is tinatawag natin itong church or simbahan na nakuha ni Valerie Yvonne. Okay, so ganun na ang pagbibigay pangangahulugan pag gumagamit tayo ng isang parabola. Okay, so ito na yon. Alam niyo naman siguro magiging kasagutan para sa literal na kahulugan ng ubasan. Sirabi na natin. Okay, meron pa ako isang halimbawa dito. Word cloud. Okay, pasok kayo sa... ano ba yung tatlo? Yan. Pasok kayo muli sa classpoint.app. Okay, magbigay ng tatlong pangangahulugan para sa manggagawa. Okay, nasabi ko na kanina pero... Pwede niyong i-review. Word cloud tayo. Ready? Una munang isasagot is literal, then simboliko, then spiritual tungkol sa manggagawa. Ready? Go. Ma'am, ano nga? Same code tayo. Same code? Same code ba o hindi? Nag-iba? Same code. Ah, same code. Pasok kayo dyan. So, una muna is literal. Pag-kama nyo na lang. Tapos, simboliko. Tapos, spiritual. Pag sunod-sunod din yun yung answer nyo. Okay. Napindot no one. Multiple submission naman yun, anak. So, you can submit one. Alipin. So, nakikita na akong sagot dito. Pag sunod-sunod din nyo na, gumamit na lang ng kuwit. Or 1, 2, and 3. Manggagawa ito. Manggagawa. So, 1 is literal, 2 is simbolico, 3 is spiritual. Yan, sige. Parang nga yung iba, nakapasok na. 5 ang nakapasok na. So, yung iba, literal ang binigay na kalugan. Simboliko, spiritual. Ayan. Dapat 3 sana ang magiging sagot nyo, anak, pag sunod-sunodin nyo na yun. Manggagawa. Manggagawa. Okay. Medyo nalito yata sila. No, kasi... Kung ayaw din sa akin kay Ana. Ayaw, one lang yung answer. Ah, okay. Kaya pala, sabit kita isa. Okay, sige, explain. Sa bagay na paliwanag ko naman na ano. Ayan, nakita ko na. Trabahador, kalabaw, paniniwala sa Panginoon. Parang medyo pumalya yung 3 dito, anak, si Rowena. Okay ni trabahador. Ayan, direct yon, nakahulugan ng manggagawa. Kalabaw is pwedeng maging simboliko. Para sa isang manggagawa, correct? At ang paniniwala sa Panginoon, medyo taliwas na anak, ano? Mula ka sa trabahador, sa kalabaw, so ibig sabihin, dapat tao pa rin dito. So, palitan yung number 3, pwede mong sabihin, mananampalataya or Kristiyano. Ayan, siya yung nakita kong 3 yung sagot, kaya siya yung binigay ko example, ano? Ayan, so pwede dun sa ikatlo, pwedeng naniniwala sa Panginoon, pwede rin ganon. Paniniwala lang kasi yung gamit mo rito, so medyo siguro nalito ka na rin.
Pero tama ang kanyang sagot. Okay, ganun yung pagbibigay ng literal, simboliko, at spiritual. Okay, try naman natin kay ito, trabahador. Correct? Pagtsatsaga, medyo pumalya yata yung pagtsatsaga, ano, Aileen. Dapat dito, trabahador. Pwede mong sabihin taong matyaga. Ayan. Tapos, mananampalataya. Correct na. Next, dito naman kay Rachel. Alipin, manggagawa. Yun ang bibigyan ng kahulugan, anak. So, God, medyo taliwas yata yung God. Dapat ito ay mananampalataya. Ano? So, yung iba na is isa lang yung naisagot. Okay? Pero at least kahit papaano, na-identify na ninyo yung pagbibigay kahulugan ng literal, ng simboliko, at ng spiritual. Okay, close submission ko na and then save for review. Okay, so yun yung tungkol sa talinghaga ng may-ari ng ubasan. So meron pa tayong isa pang pag-aaralang parabola. Ito naman ay bahagi ng parabola dito sa bansang Pilipinas. Kung kanina ay galing sa bansang Israel o mula sa Biblia, no? Nakwento sa bansang Israel at Jerusalem, dito naman pupunta tayo sa bahaging parabola naman na galing sa Pilipinas. Okay, paano kaya umatake ang isang parabolang galing sa Pilipinas na kay kaugnayan sa espiritual na buhay? So, nakikita natin, maaari tayong sumangguni sa Panitikang Asyano module, module ng mag-aral Filipino 9 sa pahina 197 or 198. Pero para sa kopya ninyo, or sa examples natin, ay magpre-present na lang ako ng kwento mula sa YouTube. Ayan. Send ko lang ang tab. Makinig lang tayo. Maikli lang naman yung mga parabola. Okay. Pakinggan naman natin yung kwentong ito. Parabola ng Banga. Huwag mong kalilimutang ikay isang bangang gawa sa lupa. Ang tagubilin ng inang banga sa kanyang anak. Tandaan mo ito sa buong buhay mo. Bakit madalas mong inuulit ang mga salitang ito, ina? Ang tanong ng anak na banga na may pagtataka. Sapagkat ayokong kalimutan mo ito at ikaw ay nararapat na makisalamuha lamang sa ating mga kauring banga. Kaya't sa buong panahon ng kanyang kabataan, itinatak niya sa kanyang isipan na siya ay isang banga na gawa sa lupa. Hanggang sa makakita siya ng ibang uri ng banga, nakita niya ang eleganteng bangang porcelana, ang isang makintab na bangang metal, at maging ang iba pang babasaging banga. Tinanggap niya na sila ay magkakaiba. Ngunit hindi niya lubos na maunawaan kung bakit hindi siya maaaring makisalamuha sa ibang banga. Marahil, gawa sila mula sa iba't ibang material at iba-iba rin ang kanilang kulay. May puti, may itim, may kulay tsokolate at may dilaw. Sila ay may kanya-kanyang kahalagahan. Hinulma sila ng pantay-pantay. Lahat sila ay ginawa upang maging sisidlan o dekorasyon. Isang araw, isang napakakisig na porcelanang banga ang nag-imbita sa kanya na maligo sa lawa. Nung una, siya'y tumanggi. Nang lumaon, nanaig sa kanya ang paniniwalang ang lahat ng banga ay pantay-pantay. Naakit siya sa makisig na porcelanang banga. Napapalamutian ito ng magagandang disenyo at matitingkad ang kulay ng pintura. May palamuting gintong dahon ng gilid nito. Kakaiba ang kanyang hugis at mukhang kagalang-galang sa kanyang tindig. Bakit wala namang masama sa paliligo sa lawa kasama ng ibang uri ng banga? Wala naman kaming gagawing hindi tama. Bulong niya sa sarili at sumunod siya sa porcelan ng banga at sinabing, "Oo, maliligo ako sa lawa kasama mo. Ngunit saglit lamang, nais ko lang na mapreskuhan." "Tayo na!" sigaw ng porcelan ng banga na tuwang-tuwa.
Sabay silang lumundag sa lawa at nasarapan sa malamig na tubig. Nakadama sila ng kaginhawaan sa mainit na panahon ng araw na iyon. Nang sila'y lumundag sa tubig, lumikha ito ng mga alon. Ang porsilanang banga ay tinangay papalapit sa kanya. Kahit hindi nila gusto, bigla silang nagbanggaan ng malakas. Isang malaking alon ang humampas mula sa gilid ng lawa. Lumikha ito ng napakalakas na tunog. Ang porsilanang banga ay nanatiling buo na parang walang nangyari. Ngunit ang bangang gawa sa lupa ay nagkalamat dahil sa malakas na banggaan nila. Habang siya ay nabibitak at unti-unting lumulubog sa ilalim ng tubig, naaalala ng bangang lupa ang kanyang ina. Ayon ang nangyari sa banga. Okay? Diyan pa ba kayo mga anak? Present ko lang. Malapit nang matapos ang ating lesson. Okay nang alam nyo. Alam ko na namang hindi nyo bubuklatin ang inyong materyales na nilagay dyan, no? At least narinig nyo na yung kwento. Okay, lagay ko lang yung ating slide. Ayan. So, pag-aralan muli natin yung sa bahaging parabola naman ng banga. So, ito ay kwento o parabola mula sa bansang Pilipinas. Okay, unang-una sa lahat, ito ang sasagutin natin. No? Sino ang kinatawan ng bangang yari sa lupa at bangang yari sa porselana? Dun sa kwento. Ah, sige, bigyan ko muna kayo ng mga preview niya. Baka hindi natin naunawaan ng buong buong kwento, no? Bago tayo dumating sa gawain. Okay, dun sa bahaging ito, kung mapapansin nyo, sa unang bahagi, nagbigay ang bangang gawa sa lupa sa kanyang anak ng isang advice, no? Ano yung binigay niyang payo sa kanyang anak? So, mayroon yung inang banga at anak na banga. Pero silang dalawa ay parehong gawa sa lupa. Lupa. Oo. Ano yung naging payo ng nanay? Ito, lagi niyang pinapaalala, anak, anak, anak. Ano yung kanyang pinapaalala? Huwag mong kalilimutan na ikaw ay isang gawa sa lupa. Okay. Huwag mong kalilimutan na ikaw ay gawa sa lupa. Ikaw ay bangang gawa sa lupa. Ayan. So, habang lumalaki siya, paulit-ulit, sabi, nagtanong na nga siya, na, ba't kaya paulit-ulit niya sinasabi? So, ayun. So, yun yung payo ng nanay. And then, sa kanyang paglaki, mayroon siyang na-meet na iba't ibang uri ng banga. Ayan, nakikita niya na. Ano yung mga na-meet niya along the way sa kanyang buhay? No, na-meet niya to. Na-meet niya yung mga banga. May mga metal na banga. Oh, may metal na banga, may porcelanang banga. Oh, may mga iba-ibang may dekorasyon pa daw. So, may makinta, may iba't iba, may kulay tsokolate. Ano pa yung mga kulay na nasabi? No, marami pang iba't ibang kulay. Oh, dilaw. Ayan, so nakita niya. Na-enjoy niya yung kanyang buhay kasama ng iba't ibang uri na to. Kaya nagtanong siya sa sarili niya, ba't kaya bawal akong makisalamuha sa mga bangang ito? Eh, pare-pareho lang naman kaming mga banga. Sabi niya. So parang nakalimot yata yung batang banga na sa payo ng nanay dahil na-overwhelm siya sa mga nakasama niyang mga banga. So isang pangyayari, ano yung pangyayaring nagpabago sa buhay no, o sa pag-iisip nung bangang lupa? Ito na yung pinaka-climax, no? May na-meet siyang isang banga. Ayan. Makisig daw na banga. Tapos yung kanyang mga dekorasyon ay magaganda. Naakit itong bangang ito. Ano? Sa isang bangang matibay. Makisig. Kumbaga pag makisig kasi matibay na, no? Medyo may katatagan na sa kanyang pagkakabuo. So, inimbita siya saan? Saan sila magpunta? Maligo sa ilog. Oo, maligo sa ilog. Ayan, na-enjoy naman, sabi niya, oh, so maliligo lang naman ako saglit, tsaka wala naman kaming gagawing masama, sabi nung bangang lupa, matigas ang ulo niya. So nakalimutan niya na, nag-enjoy na siya, so nag-dive na sila sa ilog, hanggang sa ang pangyayari, nagkaroon ng medyo malakas na pag-agos sa ilog. So ano yung nangyari dun sa dalawa? Nagkaroon na? Banggaan, nagbangga sila. Ngayon, nung nagbanggaan sila sa lakas ng alon, yung isang bangang makisig,
walang bitak. Siya ay may bitak. Dahil nga, diba, sabi ng nanay niya, gawa siya sa lupa. Kapag ikaw ay naibabad na banga, tapos gawa ka sa lupa, sa tubig, anong nangyayari? Ikaw ay drurupok. So, unang nabasag si gawa sa lupa. So, habang lumulubog siya, doon niya naalala ngayon yung payo ng kanyang nanay. Kaya lang, huli na ang lahat. So, mayroong kasabihan dyan. Ano yung kasabihan dyan? Kapag huli ng lahat, eh nagsisi ka? Nasa huli ang pagsisisi. Nasa huli ang pagsisisi na madalas nagagawa ng mga kabataan ngayon. No? Nakakalimutan yung payo ng nanay. Opo, pagkaalis ng bahay, no? Ina-advise na kayo. Huwag kayong ano, ha? Pagdating na alas 5, umuwi kayo sa bahay. Ah, huwag nang magagala pa, uwi na. Tapos yung kayo, hindi naman sumunod yung mga kabataan noon, ngayon, buti nga ngayon, medyo nare-restrict na tayo sa paglabas dahil sa COVID. Pero matitigas ang ulo. Anong ginagawa pagkatapos ng klase? Ayan, punta computer shop, punta ng bayan, ayan, ano-ano, no? Yung iba, ano na, nalulung na sa bisyo sa computer shop, umiinom pa yung iba. So, hindi na naalala yung payo ng nanay na umuwi ng maaga. So, parang ganun yung representasyon nito. Meron pa ba tayong nakikita or may ikukumpara sa pangyayaring ito? Na nakalilimot ang isang bata sa payo ng kanyang magulang. Sa inyo, naranasan nyo na yon? Anong payo yung naibigay sa inyo ng mga magulang nyo na natatandaan nyo ngayon? Sige nga, tanungin ko nga. Parang madalas din, ano, nabanggit ko na. Mark Bryan, anong payo yung maalala mong naibibigay sa'yo ng nanay at tatay mo? Or ng mother and father mo? Wala kang natatandaan, anak, na naging payo ng parents mo sa'yo? Nakikinig pa ba? Hello? Ayan. Sinong gusto magbigay ng halimbawa ng payo ng kanilang parents? Use the chat box kung nahihiyang magsalita, ano? Bago tayo mag-proceed sa acting activities. Para malaman ko kung totoo nga ang parabolang ito, ay nangyayari sa totoong buhay. Saan mo may ikukumpara? Mag-aral ng mabuti. Ah, oo. Ito yung mga advice ng magulang. Mag-aral ng mabuti. Doon naman sa kwento ng parabola ng mga anak, saan nyo naman may ikukumpara kung saan nyo may ikukumpara yung mga iba't ibang uri ng banga? Yung may matibay, may porcelana, gano'n. Saan nyo maaaring ikumpara ito? Maghayaang pigilan ka ng iyong takot sa pagkamit ng inyong pangarap. Grabing advice yan, Mark Bryan. Ha? Pwede rin, okay? Doon sa aking katanungan, saan maaaring ikumpara yung iba't ibang uri ng banga? Mayayaman. Oh, mayroong mayayaman, ano pa? Itong banga nating sa lupa, gawa sa lupa, maaaring nating ikumpara sa mga mahihirap. Mahihirap, correct. Okay. Madalas ganun yung interpretasyon, no? Yung iba't ibang uri may mga estado ng buhay itong mga iba't ibang uri ng banga, correct? Yan. So, minsan may ganong advice, no? Huwag masyado kasi pag hindi kaya ng gastusin, allowance, may mga ganong bata, eh, no? Ang baon na lang 20 pesos, pagsasama pa dun sa mga barkada niya, nagmamakto, di kulang na yung 20. No, 120 na yung isang meal, ano? Sasama, tapos ipipilit, iiyak kapag hindi bibigyan ng baon. Minsan, marunong tayo, dapat makontento sa kung ano yung kalagayan natin, lalo na't nakikita natin na pinaghihirapan ng ating mga magulang yung inyong ina-allowance nung kayo ay nasa face-to-face pa. Minsan, yung iakma natin yung ating ginagawa sa kakayahan lamang natin, no? Huwag natin ipili kasi may mga bagay naman na kahit kukunti yung allowance natin, eh, mas nagagamit natin siya sa mas mabuting paraan. Huwag natin ipilit pang hindi kaya ng mga magulang. Kaya nga pinag-aaral kayo ng mga magulang nyo para mabili nyo yung gusto ninyo paglaki ninyo. No? Kapag nagkatrabaho kayo ng maayos dahil nga kayo ay nakapag-aral ng mabuti, saka nyo mabibili lahat ng kagustuhan niya. Pero sa pagkakataong yan, huwag nating ipilit na ibigay sa atin ng ating mga magulang yung mga hindi naman talaga kaya ng budget. Okay? So isa yun sa mga maaari nating matutunan dito sa parabola ng banga. So yun. So hopefully na ano yung mga maaari pang mapulot na aral sa parabola ng banga bukod doon. No? Sabi doon, nasa huli ang pagsisisi is correct. Ano pa?
Marunong makontento. Isa, ano pa? Sa bahagi naman ng mga magulang, pakikinig sa payo ng magulang. Ayan, yung gusto kong mangyari. Huwag sumuway. Correct. Ayan. So, yan yung hinihintay kong sagot. Very good. Valerie and Yauna. Facilito. Okay, so yun ang tungkol sa parabola ng banga. Ito yung activity natin dito ay iiwan ko na lang bilang assignment. Ano? Pero tukuyin na rin natin yung question. Sino-sino ang kinatawan ng bangang yari sa lupa at bangang yari sa porselana? Nabanggit natin kanina yan. Okay, sulat nyo lang. Next, bakit mahalaga ang pahayag na ito ng ina sa kanyang anak? O, diba yung payo na sinabi nung una, bakit sa tingin nyo ay mahalagang tandaan niya itong huwag mong kalilimutang ikaw ay isang bangang gawa sa lupa? Ano kaya yung kahalagahan niyan? May pupuntahan ba yung payo ng nanay dyan? Ayan. So, ilalagay niyo yung sagot dito. Next, magbigay din ng patunay na ang mga pangyayari sa binasang parabola ay maaaring maganap sa tunay na buhay sa kasalukuyan. Magbigay ng angkop na halimbawa at isulat ang sagot sa patlang. Katulad kanina, nagtatanong ako ng pagkukumparahan niyo sa totoong buhay. Sa feeling ko, no, sa tingin ko naman, ay may niisip na kayo na mga pangyayari sa parabola na kahalintulad sa pangyayari sa totoong buhay. And then, four. Ayan. So, magbibigay kayo ng mensaheng nakuha o aral na nakuha tungkol sa realidad ng buhay na nais pabatid ng dalawang parabolang yan. Una, magbigay kayo ng aral mula sa talinghaga ng may-ari ng ubasan. At ikalawa, magbigay kayo ng mensahe na natutunan ninyo mula sa parabola ng banga. So, yan lang naman ang nilalaman ng inyong module sa umagang ito. Dahil dyan, dun na magtatapos ang ating pag-aaral sa module 1 ng quarter 3. So, laging tatandaan, no? Mahalaga ka tulad nila. Maraming salamat sa aktibong pakikilahok sa klase ng Binibining Malikit. And see you next session. May katanungan pa ba? Taas lang ng kamay kung may katanungan pa. Wala na. Okay, pwede nang magbukas ng inyong screen para sa ating documentation. Ayan, mag-lunch break na 11:27 na, hindi ko pa narating yung 12 o'clock. Okay, open camera guys para sa attendance. Ayan, ayan na sige. Nasaan ka, Valerie? Nasa labas ka ng bahay. Aba, behave si Yao na ngayon, no? Bahay lang. MLML lang. Silito. Hello, Cian Michael. Ayan. Open lang kayo ha. Recorded naman siya. Nakikita ko. So, may 20 pang natira. Thank you very much sa pag-stay. And yan si Elijah. Nakahabol kay Elijah. No? Medyo nahuli ka sa pagpasok kanina. Ay, hindi ka na pala naglalaro. Oh, good boy na garod siya. Maglaro ka anak kapag mag-need ko ng pagbuhat. Ayan. So, hindi ko na kayo patatagalin pa, no? Sa inyo. At magkaroon na, at makapag-lunch na kayo. So, see you next session. Ma'am. Bye-bye. So, yung module nyo, ano, ibibigay sa Friday, no? Kunin nyo na lang ulit sa school. Ayan. So, yun lang naman ang laman ng module nyo. Madali lang yung mga sasagutan. Bye-bye! Bye, ma'am! Ma'am, thank you po. Thank you, thank you, thank you. Out ko na, bye!